Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. The honor and devotion of the Catholic Church to the Blessed Virgin Mary, the Mother of Jesus Christ, are unique to Catholicism. Kaya sa Roman Catholic, sabay nating alamin kung sino nga ba si Blessed Virgin Mary. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. For those who will subscribe and make comment, pakilagay kung anong lugar o country kayo nakatira. I will greet you sa susunod kong video. Ang Birhing Maria ay marahil ang pinakakilala at pinarangalan na santo sa lahat ng tradisyong Katoliko. At tama nga, bilang abang alipin ng Panginoon na naging ina ni Jesus, ang Birhing Maria ay isang modelo at isang tagapamamagitan para sa lahat ng mga tao ng Diyos. Sinasabi sa atin ang tradisyon na ang mga magulang ni Maria ay pinangalan ng Joaquim at Anne at na siya ay isinilang sa Jerusalem. Siya ay lumaki sa Nazareth at sa murang edad ay binisita ng Arkanghel Gabriel na nagpahayag sa kanya na siya ay magiging ina ni Jesus. Naguluhan siya sa pahayag na ito na nagsasabi na bagamat siya ay ikakasal kay Joseph, hindi sila nakatira ng magkasama, kaya't siya ay walang relasyon sa isang lalaki. Luke 1 verse 34. Ipiniliwanag sa kanya ng Arkanghel Gabriel na siya ay magiging ina ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Luke 1 verse 38, Mary's statement known as the fiat was her yes to God to allow Him to use her according to His will. Mary had a cousin named Elizabeth who had been unable to conceive a child with her husband John. God intervened and Elizabeth, even in her old age, became pregnant. Mary, while in her sixth month of her own pregnancy, went to visit Elizabeth. Elizabeth announced that the baby in her womb leaped for joy upon hearing Mary's greeting, and Mary proclaimed her Magnificat. Luke 1 verse 46 to 55. Si Maria at ang kanyang asawa si Joseph ay naglalakbay sa Bethlehem upang magparehistro para sa census. Dahil doon nagmula ang kanyang pamilya. Habang nasa kanilang paglalakbay, dumating na ang oras para manganak si Maria. Wala silang mahanap na matuluyan at isinilang ni Maria ang batang si Jesus sa isang kwadra. Sila ay binisita ng mga anghel, mga pastol at mga pantas na nagdala ng mga regalo para sa bagong silang na hari. Later, Mary and Joseph returned to Nazareth where the Holy Family lived and grew in holiness together. Ang Birhing Maria ay madalas na naroroon sa panahon ng pampublikong ministro ni Jesus. Ang kanyang unang pampublikong himala kung saan pinalitan niya ang tubig ng alak sa isang kasal sa Cana ay sa kahilingan ni Maria. This story is often referenced as a reason why many people offer prayers of intercession through Mary to God. For Jesus listened to His mother's request, understand the needs of the bride and groom at the wedding, and responded. Si Maria ay kasama ni Jesus sa panahon ng kanyang pasyon at kamatayan. Sinalubong siya sa kanyang daan patungo sa Kalbaryo at nakatayo sa paanan ng krus kasama si San Juan.
Sa oras na ito ay tumingin si Jesus kay Maria at sinabi, "Babae, narito ang iyong anak." Pagkatapos ay tumingin siya kay Saint John at sinabing, "Narito ang iyong anak." According to John 19 verses 26 to 27. Sa sandaling ito, ibinigay ni Jesus ang kanyang ina hindi lamang kay San Juan, kundi sa lahat ng tao. At the end of her life, the Virgin Mary was assumed body and soul into heaven, where she was crowned Queen of Heaven and Earth. Throughout the ages, the Blessed Mother has appeared to many with messages to inspire, comfort, and encourage. Ang ilang kilalang Marian apparitions ay ang Our Lady of Guadalupe, Our Lady of Lourdes, at Our Lady of Fatima, bukod sa marami pang iba. Ang Birheng Maria ay patuloy na nagiging ina sa buong mundo sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang pamamagitan at mga panalangin para sa bayan ng Diyos. Thank you very much for watching. And according to Blessed Mother Teresa, if you ever feel distressed during your day, call upon Our Lady. Just say this simple prayer. Mary, Mother of Jesus, please be a mother to me now. I must admit, this prayer has never failed me.